So, ayan, kitang-kita nyo naman ang ating Yorme. Talagang kakain lang ng lomi, di ba? Kita nyo naman, chillax na chillax. Samantalang ang mga pinklawan, si Kalyo, di mga bitter na bitter pa rin hanggang ngayon. Di ba? Eh, alam niya, ito ang isa sa napakagandang litrato ni Yorme ngayong natapos ang eleksyon. Kasi kita nyo naman, no, iba pangiti-ngiti lang si Yorme, pangiti-ngiti lang, pero yan eh talagang masaya. Masaya talaga yan, bakit? Aba, eh si Yorme magiging ano na, magiging full-time daddy na sa kanyang mga anak. Diba, full-time daddy na si Yorme, tapos eh palomi-lomi lang. Alam niyo si Yorme talaga, si Yorme po talaga ay larawan ng kapanatagan, larawan ng peace of mind, larawan ng, alam mo yung, kahit na marami tayong problema, kahit na marami tayong iniisip sa buhay natin, hindi po tayo magmumukmuk eh. Hindi tayo, yung parang andating eh, magmamarakulyo, yung magmamaktol sa buhay, hindi ganun eh. Diba? Hindi ganun ang magiging vibes mo o magiging mood mo. Kasi alam mo na kung merong Yorme sa Maynila, yan lang natin, example natin, Maynila. Teka nga, lakas ng ventilator. Yung alam mong merong Yorme sa Maynila, kahit papaano, medyo ano kay, medyo parang at peace ka sa iyong mga iniisip na, naku, malapit nang matapos tong aking ano, tong aking budget, malapit nang maubos. Eh 5 days pa bago sumahod. Tapos maya-maya biglang may kakatok sa iyo, no. Andiyan po ba si Aling Esme? Andito asawa ko po si Aling Esme. Bakit? Eh ito po yung ayuda food packs padala ni Yorme. Tenya, 'di ba? Oh. 'Di ba alam mo yung kahit papaano, kahit na sabihin mo puro delata pagkain nyo sa loob ng 5 araw, 'di ba? Eh at least nakatawid, 'di ba? May pantawid ka. Oh. Eh ngayon, kunwari, wag naman sana magkaroon ng pandemya. 5 days na lang sasahod ka na. Wala kang pera, wala pamasahin na lang ang pera mo, pamasahin na lang. Naghahanap ka ng mautangan. Wag natin sa Maynila kasi sa Maynila meron pa rin naman magbibigay si Mayor Hani Lacuna, talagang magbibigay pa rin naman niya ng tulong sa ating mga kababayan sa Maynila. Oh, let's say ano na lang natin, saan ba mahina si Yorme? Makati yata, talo si Yorme yata sa Makati. O kunwari sa Makati. Taga Makati ang asawa ni Ate Esme. May kakatok ha? Wala nang pamasahe. Wala nang pera si Ate Esme, pamasahe na lang, konting-konti na lang yung pera. Ngayon may kakatok. Di ngayon, may kakatok, bubuksan ng asawa. Andiyan po ba si Aling Esme? Dito papasok na nga sa trabaho eh, sabi ng asawa ni Aling Esme. Kasi due date niya na ngayon eh. Due date pala. Due date niya na po ngayon eh, baka pwede pong masingil na. Ay, wala na pala, nakaalis na pala. Pumasok na pala, hindi mo ba nakasalubong? Biglang sabi, kanina nandiyan lang, papasok lang trabaho. Biglang, ay wala na pala, nakaalis na pala. Nagkasalisi kayo, sayang. Diba? Ganun pala sabihin. Due date na pala, walang pera, 'di ba? Kita niyo ang hirap ng buhay. Oh, tumakbo sa sa backdoor dumaan natin. Ganyan ang mangyayari sa buhay natin, Diyos ko dai. 'Di ba? Ito kwento lang 'yun, example lang 'yun, pero sa totoo lang po, mayroong posibilidad na mangyari. Kasi alam niyo yung imposible, ginawang posible ni Yorme, ngayon yung posible imposible na. Diba? Imposible na mangyari. Ate Bilocana ako. Hello po ah. Diba?
yan na yung ano, yan na yung mahirap ngayon. Yung posible, kung sinasabi ni Yorme, samahan nyo kung gawin nating yung posible, ano ba, gawin, samahan nyo kung gawin nating posible ang imposible. O samahan nyo kung ang posible, gawin ano, ang imposible, gawin nating posible. O yan, ganyan. Tapos biglang pagdating ng ano, ano yung mga posible ngayon, imposible na. Meron nga ako nakikita mga post, sa totoo lang po, meron tayo nakikita mga post ng mga solid scholar na sana daw matalo ni Marcos Jr. yung mga pinagawang pabahay ni Yorme. Kasi si Yorme, mayor lang, kita niya naman, mga condominium, binondominium, base community. Diba? Sana, diba? Matalo yan ni ano ni Marcos Jr. Ilang story yung binondominium. Nakita kay binondominium eh. Siguro mga 20 story lang yun. Hindi ko naman binilang kung ilang palapag. Pero tingin ko mga 20 story. Siguro pagpalagay mo na 20 story. 10 sa bawat story na unit. O di pagpalagay mo na kunwari lang 200 unit. Baka pagka kay ano kay Marcos Jr. dahil presidente siya o baka sa isang syudad o isang munisipalidad mayroong pabahay o 400 units. Diba sana matalo nga ni ano no ni Marcos Jr. yung mga pabahay ni Yorme. Hindi nga naayos yung Ilocos eh. Ikaw naman di pa mo. Huwag mo nang basagin. Grabe ka naman. Binabasag mo naman eh. Ay nako. 203 billion ang pinambayad nila sa 31 million botante. Ang katotohanan mahirap tanggapin lalo na ito ay kabaliktaran. Pitong pabahay, apat na eskwelahan, isang ospital. Ayan, sabi ni Kuya Paeng Castillo. Shoutout ha, Kuya Paeng. Ayan, hello po sa iyo. Sa nagtatanong po kay Ate Esmi kung taga saan po si Ate Esmi sa Dubai. Pasensya ka na Ate Esmi kasi alam niyo po, sikreto lang talaga yung location ng bahay ni Ate Esmi. Pero bibigyan ko kayo ng hint. Bibigyan ko po kayo ng ano, parang bahala na kayong humula kung saan yung bahay ni Ate Esmi. Alam ko po yung bahay ni Ate Esmi. Basta hindi ko na lang po ibibigay yung ano yung pinaka-address kasi syempre secret nga eh. Secret namin yan ni Ate Esmi. Pero yung pong kanyang bahay ay ang nandoon sa pinakamataas na building sa Dubai. Nandun po. Ang bahay po ni Ate Esmi nasa penthouse. Penthouse po. Napakataas ng bahay niyan. Kapag nga lalabas yan ng balkonahin, naka-oxygen mask na yan. Yung ano yung tawag doon, yung naka-ganon, yung may oxygen. Kasi yung nalalanghap niya, ano na ba yun? Stratosphere ba tawag doon? Andon, yun po ang bahay ni Ate Esmi. Nandon sa... O yun, Kidlatin. O, yun. Ang bahay po ni Ate Esmi, hindi na po yan, ano, hindi na po yan kumukonekta sa mga poste ng kuryente kasi tinatamaan na lang po ng kidlat yung bahay niyan. Pinaharvest nung ano, nung kanyang bahay, yung kidlat, yun na yung nagpapaandar sa mga microwave niya. Clue, Sir Ma, kasi dito rin ako, Dubai. Basta nasa pinakamataas na building yan sa Dubai. Yan, dun yan nakatira. Dun sa penthouse, sa tuktok. Yung makikita mo, yung umiilaw paggabi, kulay pula, gumaganon, kulay pula. Yun, dun yun. Malalaman nyo na po yan. Wow, ganda naman. Opo. Naku. Pag nga minsan, pag tinatamad yan na bumaba, kasi ano, di ba bababa siya ng bahay niya, hindi na nag-elevator yan, tumatalon na lang, nagpaparakit na lang. Parachute ba yung tawag doon? O kaya nag-glide na lang siya. Minsan sinusundo ng helicopter. How dare you? Ganun po yan. Burj Khalifa ba, sir? Uy, wag mo... Naku, wag mong ano. Ito naman. Hindi ko nga sinasabi kung saan nakatira. Ito naman si ano, kinoment naman. Grabe naman to. O, gumagapang na lang ako sa padera, Spider-Man. Diba? Sabi natin, Maria Luisa po, intayin natin yung exciting part, Mac. Alam niya, ito po, ito. Ako ang hinihintay kong exciting part, sa totoo lang po.
Iniintay kong exciting part yung masasabi ng mga ilang tao. Hindi, wag nang lahat. Wag nang yung lahat ng 31 million. Kahit 100 tao lang. Ang mabasa ko sa comment section, sana pala si Yorme na lang ang binoto natin. Diba? Kahit ganun lang, yung mabasa ko sa ano sa comment section, medyo exciting na sa akin yun. Parang ano na, eto na yun, medyo nakakaramdam na sila ng pagsisisi. Pero, eto nga po kasi yung ano eh, kanina, yung nilive ko kanina, eh sabi nga po ng ating kaibigan nangako daw po itong si Marcos Jr. sa ilang piling tao po ha, ibig sabihin pag sinabing piling tao talagang ano yan, yung medyo yung tao na yun may sinasabi, hindi basta-basta. Eh ang sabi nga daw po eh hindi daw po siya gagaya sa kanyang ama. Hindi daw po niya gagawin na hindi daw siya gagawa ng dahilan para magkaroon ng another EDSA revolution. Na kailan na bang EDSA? May EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, 'di ba? EDSA 4 pa lang yata ang kung sakali magkakaroon. 'Di ba? Sana wag naman. 'Di ba? Sana walang ganoon. Ayun. So ako talaga nung sinabi po sa akin 'yon ng aking kaibigan, eh sabi ko nga sa sarili ko, nung sinabi ko rin kay Joy, kumakain kami kanina ng tanghalian, ano, sabi ko, yours, nag-chat si friend, sabi ko gano'n. Ano sabi? Eh, sabi, nangako daw si Marcos Jr. na hindi daw siya magmamarshal. Sabi ni Joy, ayos, di ba? Pwede pa tayong bumalik ng Maynila. Kasi, natotoo lang po ako, kaya po gusto kong bumalik ng Maynila bago bumaba sa pwesto si Yorme. Hindi lang sa yung sabihin na takot ako sa martial law, takot ako sa kung ano man ang dapat kong katakutan. Hindi po takot eh. Yung akin, hinahabol ko si Yorme. Gusto ko siyang maabutan na nandun pa siya sa Maynila. Sabi ko nga kay Joy, kapag ako pumunta tayo ng City Hall, kung sakaling busy si Yorme, hindi tayo makapasok sa opisina niya o hindi tayo ma-entertain, yung bang makapunta lang tayo doon sa City Hall na alam natin na nandoon din si Yorme sa loob ng opisina na yon, nandun sa loob ng building na yon, di ba parang ang sarap na sa pakiramdam na kahit papaano naabutan ko yung pamumuno ni Yorme sa Maynila. Di ba? Kumbaga last 2 minutes. Baka nga last 1 minute na lang eh. Last 1 minute ng kanyang pamumuno eh nandun ako. Nakapunta ako doon. Kaya yan po yung aking target na gawin next month. Next month po ha, pupunta ako Maynila. Sana masupport niyo po ang aking live. Sana ma-support niyo po ang aking mga vlog doon. Ayan. Tama naman Ate Esme, your may effect film mo agad. Ayan o. Eto ha, eto sa totoo lang, litrato lang to, nginitian lang tayo ni Yorme. Gumanda na ang araw namin ni Joy. Bumabagyo po dito ha, bumabagyo, parang alam niyo, delubyo. Buhawi ang aming nasagupa kanina, nung papunta kaming Kidapawan. Pero dahil nakita ni Joy yung litrato ni Yorme na yan, eh ako talaga kanina, naka-live ako kaninang hapon, basa, pati brief ko, basa. Sa sobrang lakas po ng ulan, naka-raincoat ako nun, pero pinasok ng tubig yung raincoat ko. Wala akong yung sa parang nanghina, hindi, kasi iba ang dating talaga ni Yorme, yun nga, Yorme effect, ano? Siguro, alam niyo kung si Yorme ang ating presidente ngayon na nanalo? Eto, ano naman, kasi wala naman na tayong magagawa dyan kay Marcos Jr. eh. Kung kahit anong gawin natin na salita dyan, di ba? Wala na tayong magagawa eh. So kung si Yorme lang, let's say kung si Yorme ang nanalong presidente. Siguro yung mga mapapanood natin, mga documentaries, mga live videos, mga balita, mga vlog ng mga iba't ibang nasyon, mga iba't ibang lahi, puro positive. Huh?
Mamaya yan, katulad niyan, kay Project Nightfall. Ano yan, idol ko yan. Kasi ano yan ni Nas Daily. Oh, meron niyang ano, meron niyang ginawang video. Talagang binas yan si Project Nightfall. Diba? Maganda yun, presentation, no? Sabi ni Ate Bargain Shopper, diba? Tama yun, no? Diba? Pwede naman natin gamitin yung salitang maganda ang presentation ng mga balita kay Yorme. O let's say, o kunwari, NBC News. O, diba? Masasabi nila, o yung dating basurero ngayon, presidente na ng Pilipinas. Ngiting organic si Yorme. Oo, tama. Barry Gutierrez na nahimik na, dati abot tenga ang ngiti. Eh, syempre, talo sila eh. At hindi naman na, ayan, sila Barry, tingin ko hindi na yan na, wala na silang, ano, hindi na sila babanat dyan. Kasi ang babanat na dyan, yung mga kabataan na lang na nalulong. Parang nalulong sa bawal na gamot eh, no? Hindi matanggap yung pagkatalo nitong mga yung mga kabataan pang hindi makatulog sa kanilang pagkatalo ni Mama Lenlen nila. Kasi alam niyo po nakita ko doon sa isang balita, ang sabi, yun daw mga kabataan ngayon, hindi na daw nila makakalimutan na minsan tumayo daw sila para sa katotohanan. Tumayo sila sa nanindigan sila sa alam nila na karapat dapat maging presidente. Eh, para sa akin naman po, syempre, ako, bias ako dahil syempre, maka-Yorme ako, maka-Isko ako. Syempre, ang sasabihin ko, para namang hindi naman ganun ka, ano, hindi naman ganun katotohanan yung, ano, hindi naman ganun katotoo yung katotohanan nila. Diba? Sa totoo lang, ang may kasalanan dyan sa nangyaring pagkapanalo nitong si Marcos Jr., eh, dahil dyan sa mga dilawan. Diba? At totoo lang po, kung walang Lenny ngayon sa eleksyon, kung walang tumakbong Lenny, naku po, sigurado, may laban si Yorme. Eh, kaya lang Kasi, ang nangyari, nahati ang tao Kung walang Lenny, at pagpipilian lang ay ang mga front runners na si Marcos Jr. at si Yorme Isko Moreno at si Manny Pacquiao. Eh, lamang na lamang na si Yorme. Diba? Sa nagawa. Kaya lang, pagdating sa budget, makinarya, dun tayo lugi. Diba? Dun tayo lugi, dun sa makinarya. Kasi walang makinarya. Kukunti ang makinarya natin para kay Yorme. Batangas Lomi Yam Yam. Eh kasi nga po, kita mo naman Ate Esme, sa totoo lang ha. Simula nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi pa ako nakakakain ng Batangas na Lomi. Kasi hindi naman pa ako nakakapunta ng Batangas. Meron akong kaibigan dyan, si paring si Jake Magnus. Nagkahiwalay lang kami ng landas, pero kaibigan ko yan, tropa kaya bunso-bunsoan ko nga yan eh. Ano yun, di ba? Napakasarap niyan Lomi Batangas na yan. Sa, naalala ko niya nung nagkukwari ang ano ko, ang ninong ko sa Silang Cavite, tapos yung mga lupa, mga buhangin, mga tawag doon, mga eskombro, doon namin dinideliver sa Lipa. Meron kaming dinadaanan diyan na ano, na maliit na kainan ng Lomi. Maliit lang yun. Bukas 24 oras, pero Diyos ko. Ang tao. Grabe, ang daming pumupunta. Ayan. Bakit nag-close na channel ni Sir Ninyo Barsaga? Ayaw na daw po niya maging political vlogger o maging vlogger o maging social media vlogger. Ayan, alam mo Ate Esme, sana makapag-meet kami ni Yorme. Sana, kahit nga sabi ko nga, kahit selfie lang eh. For the last time na mapuntahan ko siya, makapag-selfie man lang. Kasi yung selfie na huling selfie namin nila Yorme, nako, para kaming siningit lang ni Joy. Merong umepal. Alam yung cellphone ni Joy yung hawak ni Yorme, tapos biglang may dalawang lalaking sumilip na ganun, hindi kami nakuhanan ng maganda. Diba? After 2 to 3 years, maraming magsisisi, bakit hindi si Yorme ang binoto nila? Ay,
lagi namang nasa huli ang pagsisisi. Pero sana huwag naman dumating yan, di ba? Sana naman huwag dumating tayo na ang ating mga kababayan ay magsisisi. Ayan. At ito ang hindi pagsisisihan ni Ate Esme, ang kanyang palipad. Salamat po, Ate Esme. Thank you sa iyong pakulay. Oh, nako, ito. Thank you tayo kasi ano to eh, ano tawag doon? Buen naman, no? Thank you po. Ayan, nako. Salamat, Ate Esme. Ngayon, ang nag-comment si Ate Malay George, sabi niya, Mac, medyo hawig mo si Yorme. Ate Malay George, yung pinalipad ni Ate Esme, sabihin mo sa akin kung ano gusto mong merienda, ibibili kita ngayon. Uubusin natin sa merienda tong ano, sa merienda mo yung palipad ni Ate Esme. Medyo hawig mo si Yorme. Alam mo ate, yung kahit man lang 1% eh, no? Yung mga ano lang na 1%. Minsan nga pag alam nyo, kala ko minsan, eto ha, eto totoong kwento to. Kala ko may lalaki si Joy. Kala ko talaga may lalaki si Joy. Akala ko mayroong ano, mayroong kinikiligan na iba. Diba nakita ko minsan, diba natu, kasi ako lagi po akong tanghali na gumising. Ako kung matulog ako, madaling araw, ganyan, gising ako, mga 9, 10, 11. Si Joy, maaga pong gumigising, 7 lang yan. 7 lang yan, gumigising na yan si Joy. Di ngayon, pag nagising siya ng 7, darating yung mga gagawa dito sa amin, pagtitimpla niya kape. Kapag gano'n yan, maya-maya, tatabi ulit si Joy sa akin. Kung minsan matutulog ulit yan, para, kasi wala naman siya nang gagawin. Kung wari, hindi maglalaba. Mag-ano yan, matatabi sa akin. Minsan na ano ko, na alimpungatan ako. Parang alam mo yung ngumingis-ngis. Ngumingis-ngis na gano'n. Parang tuwan-tuwa siya. E di naantok ako. Alam mo, naglalaban yung antok. Tapos yung parang naku-curious ako. Ba't kaya ganito to? Parang kinikilig. Akala ko may lalaki si Joy. Akala ko pinagpalit na ako. Aba, nung medyo naano na ako, medyo parang nagigising na yung diwa ako. Tinaas ko yung ulo kong gano'n, tinignan ko, nanonood ng video ni Yorme. Ayun! Huy! Huy! Ay kung gano'n. Kilig na kilig ka dyan ah. Grabe naman kasi si Yorme. Ano ba naman to si Yorme? Mga gano'n. Kung lang niya ako. Baka mamaya ma-inlove ka kay Yorme, iwanan mo na ako, ha? Sabi kong gano'n. Tantawa ako ng ano eh. Huy, binulat ko siya. Gulat na gulat eh. Kala niya tulog ako eh. Jisuiko, what's up, madlang bughaw? Kala tuloy ni Jay eh, ano? Merong nanggulat sa kanya na iba. Kaya, ayun eh. Totoo lang po yan. Yung mga ngiti ni Yorme ngayon. Yan ay chillax na chillax, di ba? Kahit na natalo, kita niyo naman ang ngiti ni Yorme, ngiting panalo, di ba? Kau naman crush lang 'yan. Nagulat nga eh. Salamin na lang kulang Mac. Eto may salamin ako dito eh, yung salamin ko pang motor, suot kong ganyan. Hindi naman mukhang Yorme yung salamin eh, no? Yung kay Yorme, pang genius na salamin eh. Itong salamin ko parang pang welding eh. Ito yun eh, yung ginagamit ko pang motor luma eh. Pero ginagamit to ni Joy. Ayan. No. Kay Yorme, pang genius yung salamin niya eh. Ayan. So yun, di ba? Ano tayo? Dito sa litrato pa lang ni Yorme, panalo na tayo. Alam niyo yung... Makita lang natin si Yorme, ganto salamin, ganto ang ngiti. Tapos may lomi sa harapan. Panalo tayo, di ba? Paano pa kung nanalo tong presidente, di ba? Yung alam mo yung wala kang pambayad ng kuryente, nandiyan na si Judith, di ba? Nandiyan na si Judith, eh, namumroblema ka. Pero yung makita mo si Yorme, nag-talk to the nation, di ba? O kaya eh, nag-talk to the people, o... pumupunta sa mga blessing o inauguration ng kanyang mga proyekto, no?
medyo kahit nandiyan na si Judith, medyo ano ka, parang laban lang, nandiyan si Yorme. Larawan ng pag-asa si Yorme. So, yan, yan nga yung tinatawag na ano. Tinatawag na Yorme effect, di ba? Yorme effect talaga 'to. Iba ang dalang epekto ng ngiti ni Yorme. Alam mo na ano eh. Yung alam mong baon, yung kahit na baon ka sa utang, pag nakita mo si Yorme, makakabayad ako. Di ba parang ganun? Parang magkakaroon ka ng fighting spirit na, anong ano, anong Judith-Judith? Mamaya lang may blessing ako. Ayun, medyo magkakaroon ka ng fighting spirit. Yun, limot stress. Ate Marisa Silva, nakakami si Yorme. Totoo po. Kaya alam nyo, ang isa sa mga inaabangan ng ating mga tropa pipsa, sa totoo lang, yung araw-araw na campaign rally ni Yorme, yung kapag magsasalita na si Yorme, yung pinuputol, tapos maglilipatan yung nanonood kay Channel Red, so naglilipat yung kapag sumasama ako, katulad nun sa Butuan, sumama ako, pagkapatay dun sa FB page ni Yorme, lipatan sa akin yung mga tao. Diba yun ang mga inaabangan ng ano eh, ng ating mga tropa pips, ng mga ka-scholars natin eh. Diba? Eh, sayang, eh, dun sa meetup kanina ng ating mga kaibigan sa mundo ng scholar, sinasabi nila eh, sabi, maghahanda na kami sa 2028, sabi ganun. Sana, diba? Sana wag sumuko si Yorme. Mag-senador siya ngayong 2025, tapos pagdating ng 2028, diba? 2028, presidente ulit, malay nyo. Masira ano ba tawag doon, yung masira ang ano, masira na yung sumpa, kasi meron daw sumpaya na yung ano, yung mga kumandidatong presidente kapag natalo wala na daw pag-asang manalo. Eh malay nyo naman, masira ni Yorme yung sumpa na yan, diba? So finger cross, diba? Finger cross, two joints sa 2028. Ah.